Brothers and sisters, welcome to Ilim. Today, let us reflect on Mary's fiat. In Luke 1, verse 38, Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Fiat in Latin means "let it be done." This gospel passage is so significant because Mary's yes changed the course of history. Her yes was an immediate acceptance of God's will in her life. And because Mary said yes, even if she didn't fully understand what was asked of her, the word became flesh within her. Saying yes to God, how important it is that as disciples of Jesus, we constantly say yes to Him. It is a prayer of surrender and participation. Saying yes means you are allowing God to use you for His purpose. I have two questions for you, brothers and sisters. First, can you wholeheartedly entrust your life and future to God? And second, are you willing to risk your life to do God's will? Mary is a model of trust and openness to do God's will, whatever it takes. May we learn from her example and likewise unconditionally surrender our lives to the Lord. In Jesus' name, amen. Tonight, we continue our preparation for Christmas by lighting the third candle of Advent wreath, the candle of joyful hope. As we dwell on the coming birthday of our Lord, may our hope in His second coming be also filled with joy and expectation of the rewards He has promised to those who wait for His return with eager longing. Together, let us rejoice as we await our blessed hope and remind ourselves of the need to persevere in living by faith and constant preparation for His second coming. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May the Lord's love shine in our hearts. And may His peace be with us all. The Lord is our faith and our life. Our hope is in the coming of the Lord. Let us pray that we may grow in joyful hope as the birthday of our Lord draws near. Father in heaven, may we, your family, who look forward to the birthday of Jesus, experience your love in new and powerful ways and celebrate His birth with a deeper sense of love for each other and hope for His second coming. Amen. Amen. Hello, brothers and sisters. Good evening po sa inyong lahat. December na po. Alam niyo, pag December, medyo malamig na po. Lahat po tayo ay nakasuot ng jackets, coats, at sweaters. At yung December po, panahon na po ng parties, grand reunions, at simbang gabi. And speaking of parties and grand reunions, opportunity po natin na ma-share natin si Lord sa kanila. Let's share our lives to them. Na paano tayo nagtagumpay sa lahat ng mga trials sa buhay natin. At if kailangan nila ng healing, let's pray over them. Alam niyo po, may promise si Lord sa Mark 16 verse 18. They will lay hands on the sick and they will recover. So pag-pray over natin sila, claim natin na gagaling sila. In Jesus' name, amen. So ngayon po mga kapatid, tayo po'y magsamba at magpasalamat sa Panginoon. At tayo'y umawit. Kasi dapat man lang ibigay sa Kanya ang lahat ng papuri. Amen. Sa ngala ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Every heart be saved.
Lord, thank you so much for giving Jesus into our lives. Thank you so much for this Christmas day. Thank you so much, Lord, for filling our hearts with joy and happiness that only you can give. Our prayer tonight, that you bless us, Lord, that you prepare our hearts, our minds, and our souls, and our spirits through your word, O God, and make it be a fertile ground, O Lord, that whatever we learn tonight may be rooted and yield 30, 60, and 100-fold, O God, as we put them all into practice. And all this loving Father, we truly ask and pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Our teacher of the word is, I would say, one of the best director. And in fact, when I was in Manila last month, as I joined the Excellence Conference, talagang namangha talaga ako of how the Lord used this servant. Pagpasok ko sa auditorium, wow, it was totally changed. And alam ko, nangyari to kasi she allowed herself to be used by God. She got all the inspiration and ayun, nagawing plan at naisagawa lahat. At lahat kami po maka-attest talaga na experience namin ang presensya ng Panginoon as we worship Him. Even may nakita ka sa taas, may clouds doon. Cloud of glory. Praise God. So tonight, brothers and sisters, our teacher of the word is a full-time servant of the Lord, Sister Lori Lina. Magandang araw mga kapatid. Nasa simula tayo ng liturgical year. Where are we now sa ating spiritual life? At saan tayo papunta? Para malinaw, very goal-oriented tayo sa ating buhay sa simula pa lamang. Tingnan niyo itong atletang nandito. She is waiting to make a run to the finish. Tingnan niyo yung kanyang mga mata. Ang linaw-linaw, nakatingin lang siya dun sa dulo. At sinasabi niya, gusto ko ba yung premyo? Gagawin ko bang lahat para maabot ko yung premyo? Yan ang nakikita natin sa kanyang mata. Tayo din dapat ang pag-iisip natin sa buhay ganun. Katulad ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 26, galingan niyo ang pagtakbo para makuha ang prize. Katulad ng mga atleta, dumadaan ng matinding training para manalo ng prize na temporary lang. Karangalan, medal, trophy, siguro may cash prize. Pero yung prize na yan, pang ngayon lang yan eh. Pag nagastos, wala na. Sabi ni Paul, tayo, nagte-training tayo para makakuha ng prize na hindi masisira kailanman. Kaya tumatakbo akong nakafocus sa finish line. Tayo kaya, unang-una, ano ba yung premyo? Ano ba ang premyo natin? Hindi ba heaven? Hindi ba yung makapiling natin ng Panginoon? Panghabang panahon, to see Him face to face, kinakanta natin yan sa worship. Heaven nga yung premyo. Una, gusto ba natin ang premyo? Yes, wala namang magsasabing ayaw nilang pumunta sa heaven. Everybody wants to go to heaven. Pangalawa, handa bang gawin ang anuman para makuha ang premyo? Merong finish line, may line yan nandito. Pero kinakailangan tawirin mo yung finish line bago ka manalo, bago mo matanggap ang premyo. And if it's heaven, if it's being with the Lord face to face, yung linya na yan ay kamatayan, death. It is something we have to look at squarely para maintindihan natin na itong death na ito, hindi ito katapusan dahil ng normal na iniisip, hindi katapusan ng lahat. Meron tayong inaasahan eh. Buhay, eternal life na pwede natin i-look forward to. So yung finish line, death, pero alam mo, for Christians, hindi lamang death, pero yung panahon na susunduin tayo ni Lord, yung pagsundo ni Jesus Christ. So dalawa yan eh. Pwede kang abutan ng death, pwede ka rin abutan na buhay tayo, pero sinusundo na tayo ni Lord. So, in either case, pareho yung paghahanda. In either case, kinakailangan hindi tayo matakot sa panahon na iyon. Hindi dapat tayo matakot na tayo ay mamamatay.
hindi dapat tayo mapuno ng pangamba na dadating na si Lord. Ang dami niyan pag tinanong mo kung handa kang sabihin, hindi, Lord, wag mo muna akong kunin, hindi pa ako handa. Wag mo muna kunin si ganito, wag mo muna ganyan si ganyan. We bargain with the Lord on something as normal and as necessary as death. Kung medyo makulit ako, kasi ito nangyari sa akin eh. When I turned 50, parang nangalhati ako ng century, iniisip ko, ayaw akong matakot sa kamatayan. Gusto kong umabot yung place sa buhay ko na haharapin ko siya na masaya, haharapin ko siya na mapayapa at hindi nangangamba. So, dalawa yung ginawa ko. Unang-una, sineryoso ko yung pag-aaral ng scripture. Ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa death at tungkol sa heaven? Kasi hindi naman nakakatakot dapat. Kasi natural lang yan eh. At pangalawa, nag-pray ako ng nag-pray sa Holy Spirit na ma-inspire ako para maging totoo yung pag-asam ko para sa heaven. Hindi na lang siya yung hindi bumalaman, malabo siya, nakaupo lang tayo sa ulap tapos tumutugtog ng lira. Hindi man totoo yun eh. So, pag-aralan ng scripture at humingi ng inspiration sa Holy Spirit para maging mapayapa tayo na harapin ang death at maging totoo yung pag-asam natin for heaven. And I tell you, kapag nawala yung takot sa pagkamatay at naging malalim yung ating pag-asam for heaven, I think nagmamature tayo in our Christian life. So, pumunta na tayo ngayon sa mga scriptural verses na talagang mag-e-encourage sa atin na hindi matakot na mamatay at to look forward to, earnestly, happily even, sa pagdating ni Lord. Susunduin niya tayo eh. At ito, tignan natin ang 1 Thessalonians chapter 4 in verse 13. Sabi diyan, mga kapatid, gusto naming malaman niyo ang totoo tungkol sa mga namatay na para hindi kayo malungkot gaya ng mga taong walang pag-asa. Eh, hindi tayo yon. Tayo ay mga taong may pag-asa. Meron tayong hinaharap, meron tayong ninanasa. And that is to be with the Lord forever. At yan ay mangyayari kapag sinusundo na tayo at kahit na tayo ay buhay pa. Since naniniwala tayong namatay si Jesus at nabuhay siya ulit, alam nating bubuhayin din ng Diyos para isama kay Jesus yung mga namatay na naniniwala sa Kanya. See, kahit na buhay o patay, kapag naniniwala sa Kanya, ay bubuhayin ni Lord. Kaya ang importante ay tayong mabuhay na naniniwala at namumuhay ayon sa paniniwala kay Lord para sa panahong namatay nga tayo, ay tayo ay makakasama rin kay Lord at bubuhayin niya. Sa Panginoon nang galing ang teaching na ito, tayong mga buhay at nandito hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, bababa ang Panginoon galing sa langit, maririnig ang malakas na command, ang boses ng leader ng mga anghel at ang trumpeta ng Diyos. Tapos yung mga naniniwala kay Christ na namatay na, mauuna silang buhayin. Mauuna silang buhayin, kaya huwag tayong matakot. Mauuna silang buhayin at tayo namang mga nandito at buhay pa sa time na yon, igagather tayo sa mga ulap kasama ng mga naunang binuhay para salubungin natin doon ang Panginoon. So, lagi natin siyang makakasama. Kaya nga, ipaalala niyo ito sa isa't isa para ma-encourage kayo. Para ma-encourage kayo. So, itong mga kinekwento natin at binabalik-balikan sa scriptures, salita ng Diyos, is meant to encourage us, palakasin ang loob natin at maging buo yung kwento, yung mga pangyayari para hindi tayo natatakot. Instead, we are able to look forward with hope. Kasi tayo'y ganyang mga tao. Alam niyo, mula nung napag-isip-isipan ko ito na mga 50 years old ako na gusto kong handa akong mamatay. And it took many years, miyat-miyat pagka dumating sa akin yung takot sa kamatayan o yung pangangamba, talagang kinakast out ko siya. At iniisip ko yung tama, which is to be happy, to be able to welcome death. Pinag-isip-isipan ko yan. Hanggang alam ko na na-test ako kasi mga 7 years ago, nasabihan ako that I had cancer at mayroong talagang posibilidad na
mamamatay ako. Alam mo, nung sinalubong ko yung news day, sabi ko, wow, Lord, kukunin mo na pala ako. Praise the Lord. Ang saya-saya ko. At naalala ko yan kasi yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 14 verses 7 to 8, sabi niya, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang. At hindi rin tayo namamatay para sa sarili lang. Kung nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung namamatay tayo, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya, mabuhay man o mamatay tayo, pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Pagmamay-ari tayo ng Panginoon. At sabi pa, dahil dito, namatay si Christ at nabuhay muli para maging Panginoon siya ng mga patay at ng mga buhay. So it seems to me na kay Lord, walang kaibahan. Buhay man tayo o patay, kay Lord, buhay tayo. Whether we are alive or dead, if we are in the Lord, then we are in the Lord. Buhay tayo. We have eternal life. It's just, do we have eternal life here or there? Pero pareho na yan kay Lord. Ang importante, tayo ay pag-aari ng Diyos. So, tanungin natin sarili natin. Does God own me? Pwede mo bang sabihin yon? God owns me. And if God owns me, bahala siya kung gusto niya akong buhayin o mamatay. Because either case, it is to my benefit. Si Paul, ang tapang ng salita niya, for me, death is gain, sabi niya, kung tayo ay mamatay. Kasi diretso na, makikita natin si Lord face to face. Pero, yan lamang mangyayari kung tayo'y nabubuhay ayon sa Panginoon. So, importante that whether in death or life, we are with the Lord. Luke chapter 20 verse 38, He is not God of the dead, but the God of the living. Because to Him, all are alive. Walang kaibahan. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Nabubuhay ang lahat sa Kanya. Ang linaw. Nabubuhay ang lahat sa Kanya. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 mula sa verse 19, kung para lang sa buhay na ito ang pag-asang meron tayo kay Christ at wala nang iba pa, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao sa mundo. Pero, totoo namang binuhay si Christ galing sa kamatayan at dahil dito, sigurado tayong bubuhayin din ang mga namatay. Si Christ ang pinakauna sa lahat. Tapos pagbalik niya, bubuhay naman yung mga yaong sumusunod sa kanya. Kamatayan ang huling kaaway na wawakasin. At kinote sa scripture, nasaan o kamatayan ang tagumpay mo? Nasaan o kamatayan ang kamandag mo? Yun yung kamandag na kinakatakot natin. Ang sinasabi dito, dahil natagumpayan na ni Jesus Christ ang kamatayan. He resurrected. Nabuhay na siya muli, sinasabi natin. Ganun din ang pag-asa natin. Yung dinaan ni Kristo bilang pakita ang kanyang tagumpay, yan din ay nakalaan sa atin dahil yan ang pangako at yan ang plano ni Lord. Kaya wala tayong kinakatakot. Hindi kamandag yung kamatayan, kundi nababaliwala siya dahil tayo'y nasa kay Kristo. I think mahalaga ngayon, nasa simula nga tayo ng panahon, na maging malinaw sa atin yung pag-asa na nanasa sa atin dahil kay Kristo. Not just eternal life, yes, eternal life, but that there is the reality of death that we must go through in order to be with Him, and the reality that in case we do not die but dumating si Lord, handa rin tayo. So, I think ang wisdom in all of this is paghandaan nating mamatay o paghandaan natin na sunduin tayo ni Lord sa panahon na yon. In either case, ang mahalaga ay nakatuon ang ating focus na gagawin natin ang anumang kailangan upang makamit natin ang premyo. And kasama dyan yung death. Sana mawala na tayo ng takot sa kamatayan and instead, maintindihan natin lubos na ang plano ng Diyos kasama yung kamatayan, kasama yung pag-iwan ng nasa kung ano man sa mundo at ang pag-asa natin na ito'y matutupad. Ang kabuuan nito ay tayo ay iiwan natin ang mundo at tayo magiging sa Kanya forever.
And in view of that, sana ay matuto tayong mag-detach from the things of the world at matuto tayong umasa sa katotohanan na to be with Him forever, it's worth living and dying for. And if we live like this, then I think we live in the victory. Thank you, Sister Lori, for a very inspiring and spirit-filled teaching. Elim Community's vision is to help spread the good news throughout the earth. If you want to take part of this work of evangelization, please give your tithes, love offerings, and donations to any of the following accounts. And for those who give their tithes and love offerings and donations, our prayer that the Lord will bless you exceedingly and abundantly for your generosity. In Jesus' name, amen. Prayer to Our Lady of Elim. O dear Mary, Lady of Elim, sweet and pure, pray that your Son Jesus will to innocence and holiness restore the hearts and minds of long-lost souls. Pray that the seed of glad tidings sown in our hearts will stir us to great hope, faith, and love. Pray for the vision and intentions of community and of the Church, that with the Lord's watchful care and generous provisions, they shall all be. Pray that a polluted world and all institutions will, from a powerful outpouring of the Lateran, experience the blessings of fresh living water, a renewal of the spirit, and healing of our land and of all nations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Elim Missions Prayer. Lord, I make myself available for the ministry of missionary evangelization on my knees or in the mission field, within our borders or on foreign soil, for a single soul or for the multitudes. Empower me for abundant soul winning. By your Spirit, make me an instrument of your love and mercy, a witness bold and unashamed, and an inspiring bearer of the good news. Send us the laborers, technology, and resources to reach the world. Help us break barriers, overcome obstacles, and penetrate new territories, that all the peoples of the earth may know that you are God and there is no other. And to all those we reach, Lord, raise them up to become your true disciples. Here I am, Lord, send me, in Jesus' name, amen. This Christmas, get ready to celebrate the joy and hope of the season with your Elim family in a beautifully transformed and unique
winter setting. Ilimuan Christmas with the theme Winter Wonderland, December 14, Saturday from 3 p.m. to 7 p.m. at the EJHQ Auditorium. Join us for an afternoon of festivities, fellowship, good food, and raffle prizes as we celebrate the birth of Jesus together. But wait, there's more! Come dressed in your best winter attire and get the chance to win prizes for creativity, originality, effort, and authenticity! Ilimuan Christmas Winter Wonderland on December 14, Saturday from 3 p.m. to 7 p.m. at the EJHQ Auditorium. Have a Merry Ilimuan Christmas, everybody! Lord, nagpapasalamat kami sa aming buhay at nagpapasalamat kami na mayroong kamatayan na siyang tatawirin namin upang makasama ka namin. Salamat din na mayroong pagkakataon pala na susunduin mo kami habang kami buhay pa at kami makakasama kasama sa iyo. In either case, Lord, hayaan mo na lagi namin makapili ng Holy Spirit sa aming pagbabiyahe patungo sa iyo, so that whether living or in death, kasama ka namin. At dyan ay makakaasa kami na aabot din kami sa panahon that we will see you face to face and we will be with you always in heaven. Amen. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Remind ko lang po yung mga kapatid natin na hindi pa po nakapag order ng Living Water 2025, mag-order na po kayo kasi maganda po ito pang gift, pang regalo sa mga friends and relatives natin. At alam niyo po, ito ay salita ng Diyos na ma-share natin sa kanila. Amen. And also, marami pong salamat sa pagtangkilik at pagsubaybay sa episode na ito. Dalangin po namin na kayo po ay gabayan at protektahan ng Panginoon. Amen. So see you again next week. Bye-bye and God bless you all. Stay safe. Place of